Hello, hello, hello there mga ka-friendships! Eto na naman tayo, kumakain ng dokto with my bunso. Sa Benguet province, ang tawag nila sa kamote or sweet potato is dokto. So, kain tayo ng dokto! Masarap! Matamis! Malinamnam! Ehehe! Tapos, eto na naman ang steamed chicken. At maraming siyang luya. Ang daming marami. Puno siya ng luya. Kinuha lang ng anak ko ang luya at kumuha din ako. Kasi gustong-gusto ng anak ko ang luya na kinakain. And ako din, gusto ko din ang luya. Kaya eto in order namin. And here we are, outside ng restaurant. I often love, as I have said, I really love sitting next to the window kahit magkakape lang ako sa mga pinipili ko talaga yung tabi ng bintana kasi, alam nyo, relaxing, refreshing talaga yung umupo ka sa tabi ng bintana tapos panoorin mo lang mga taong naglalakad, mga sasakyan. Parang nakaka-relax yun sa akin. So, even before, after work, lagi akong nagtatambay sa coffee shop. Pero hindi sa place na to. May isa akong favorite na coffee shop sa bandang baba ng street na to, road na to. And I would spend like an hour or 2 hours in that restaurant, in that coffee shop. At hindi nila ako sinisita. Kilala din nila ako doon noon nung mga nagtatrabaho doon kaya alam nila na whenever I go there they just give me hot water kasi yun ang lagi kong unang pinapakuha or kinukuha bago ako mag-order ng kape. So pag nakita na nila ako, alam nila I need hot water. Pero sa ngayon di pa ako na pupunta sa restaurant ay coffee shop na yun. Last time na pumunta kami doon is with my friend 2020, just before this pandemic. So, ito, tayo ng mga sasakyan na dumadaan. This is actually session road, I guess. So, yes, enjoy the time, quiet time. Kasama ko ngayon si Bunso, wala si Girl, ate Girl. Then after dito, namalengke kami. So, here nandito kami sa public market, vegetable section. Ano ba yung tawag dito kasi sa bagsakan na to? Kakalimutan ko, pero mas gusto ko dito na mamalengke ng mga gulay. Pero halos sarado na kasi hapon. It's past 5 na kaya karamihan sa mga stalls nagsasara na. Daan lang kami ng mga konting gulay. Kamatis? Kasi gulay is life. Kamatis. So, bumili kami ng kamatis. Alin ba? Kamatis is 45 pesos per kilo. Mas gusto ko po yung doon? Medyo mas malalaki. Hindi yung itong maliit ito. Ang kinuha namin. Sige, at ito na din, suki din niya ako. Kasi every time na bibili kami ng kamatis, dito kamatis, talaga sa kamatis. Kanya. Ilang isang kilo? Nakakapili ako. Mabait si si madam na nagbebenta. So, ito mga gulay-gulay. Bili tayo ng lemon? Fresh gulay from the Cordilleras. At bumili din kami ng lemon. Lemon para sa good health. Good health. Lemon para sa good health. Ano ba yan? Yan ang tawag dito? Kalimutan ko kasi yung tawag sa inyo. Ano ba? So, twice a week, nagagawi ako dito para bumili ng gulay. Ano pang gulay? Gulay is life. Ayan. Mga gulay. Nahiya pa kasi ako na mag-video. I'm not yet used to
Papaya? So, ano, ganito. Pati yung anak ko nakasunod lang sa akin. Nahihiya na, nagbibideo ako. Hindi pa ako masyadong sanay. Pero next time siguro dadaan ulit ako dito. Ano, papakita ko sa inyo. Ng ano, mas maganda-ganda. So, dito na tayo. Bye-bye. See you next time.